Magandang araw sa inyo lahat mga bro. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makapag-share sa inyo ng mga panibagong tutorial, mga video patungkol sa ating mga motor. So, ang gagawin naman natin ngayon mga bro, ito pala yung motor na pinalitan natin ng clutch lining. Ngayon naman, magpapa-install yung may-ari ng mini driving light mga bro. So, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pagpindot ng notification bell para po lagi kayong updated tuwing meron tayong mga panibagong videos na i-upload. So, bago natin umpisahan yan mga bro, sasabihin ko muna sa inyo yung gusto ng may-ari na itsura ng kanyang pagka-wiring. Ang gusto ng may-ari mga bro, bali yung mini driving light niya ay sasabay siya sa high and low, stock switch ng high and low ng ating headlight. Pero, meron din na sariling switch na pagka naka-off ito, yung high and low mo, ang iilaw lang yung stock na headlight. Pag naka-on naman yung switch, ang iilaw naman is yung stock na headlight tsaka yung mini driving light. So, ganun yung mangyayari sa wiring natin. Okay? So, umpisahan na natin. Habang inaantay natin yung inaantay natin yung relay, ay kakabit na natin ito mga bro. So, tatanggalin ko muna pala ito, So, tatanggalin muna natin ito. Kasi nandito yung wiring ng high and low. Tapos yung switch para makita natin. So, tanggalin ko muna. Pagkatapos natin mga bro matanggal yung mga bolt, lahat na mga tornilyo niya pala, So, pwede na natin itong matanggal. Ayan. Okay. So, natanggal na natin. Siguro kahit hindi na natin kalasin lahat, dito na lang siya. Ganito. Tapos, kasi mga bro, inaantay natin yung relay. Bumibili pa lang yung may-ari. Tuturo ko na lang sa inyo kung saan tayo magtatap. So, hanapin muna natin yung switch. Yung stock na switch. Kasi meron switch na kinabit dito . Okay. So, ito yun mga bro. So, ito yung switch. Ayan. Ito yung switch. Kasi medyo malabo yung camera natin Bale mga bro, antayin lang muna natin yung may-ari. Kasi wala tayong wire . Ito yung switch dito. So, tinanggal ko muna kasi masyadong maikli pala. Kailangan nating dugtungan. Tapos, ang mangyayari dito mga bro, di ba sabi ko sa inyo, yung mini driving natin ay sasabay sa high and low. Kaya, yung switch natin ay magiging negative trigger. So, ikakabit natin siya sa negative ng mini driving light para may patayan yung mini driving. Kahit pag nakapatay ito, kahit mag high and low ka pa dyan, kahit mag high and low, hindi sasama yung mini driving. Pero, iilaw yung stock na headlight natin. Okay, ganun yung gagawin natin mga bro para, para mamatay yung mini driving light. So, hindi natin pwedeng gawing positive trigger siya. Pwede naman kung single pull, double throw yung gagamitin natin. Pwede tayo magkabit sa positive. Pero, single pull lang to. Kaya, sa negative natin siya ikakabit. Okay, dyan ay may-ari yata . Kakuha ka? Yun, mayroon pala nakuha. Pasensya na mga bro, medyo malabo yung camera natin talaga. Pero, mayroon naman ako mga tutorial nito mga bro, mga diagram, Sabi ko naman sa inyo, napakarami na pwedeng gawing wiring diagram ng mini driving light. Quality to, boss. May quality na to, boss. Nakabili ka ba? Ilan? Hindi yung sakit. Hindi yung manda. Yun, may problema. Walang tayong sakit, mga bro. A few moments later. Okay, mga bro. So, balik tayo. Ito yung ating switch na gagamitin. Relay pala, mga bro. So, meron tayo ditong 4-pin relay na dalawa. Ang problema ay walang sakit. Okay, ano mayari ng sakit nito mga bro? Kaya ang gagawin natin, magtitipid tayo sa well kasi kunti rin yung well na gagamitin. Ang gagawin natin mga bro, alam ko marami kong tutorial nito mga bro. Pag nalito kayo, panuhin nyo na lang yung mga function ng relay kung paano siya gamitin. Ito ay open. Normally open na relay. So, 4-pin relay. Meron yung numbering 86, 85, 30, taka 87. So, ang gagawin natin para makatipid tayo,
Yung 30, pagsasamahin natin, tsaka yung 85, pagsasamahin natin. Yung 30, papunta ng battery. Yung 85, papuntang negative. Yung 86, papunta ng high. Tsaka, yung isa pang 86, papunta ng low. Yung 87, yung load. Or dyan tayo magtatap ng mini driving light. Okay mga bro, so, ang gagawin ko, papalagyan ko muna ng wire ito sa may-ari. Ano mga bro, papalagyan natin ng wire. Tapos, dudugtungan ko lang yung ano, yung switch. Kasi ito yung switch na gagamitin natin, subang i-clean yan. So, dugtungan muna natin. Habang yan, pinapahinang natin mga bro yung ano, yung relay ano, kasi wala siyang sakit, nilalagyan natin ng wire. Siguro mga bro, hindi ko na ipapakita sa inyo step by step na tutorial, pero sasabihin ko sa inyo kung saan yung mga connection niya. Yung ating switch, tandaan nyo, yung ating switch, ikakabit natin yung isa niyan sa negative. Okay? So, kahit saan, sa body ground, pili kayo magkabit. Sa Honda, ang green, ang wiring color coding ng negative ay yung kulay green. Ito, may green dito sa ano, signal light. Pwede tayo mag-tap dito mga bro. Okay? Tapos, yung isa nito, ikakabit natin naman yan sa negative ng mini driving light. So, marami magtatanong bakit negative. Kasi mga bro nga, sabi ko sa inyo, yung high and low, sasabay siya dito sa high and low ng stock na signal light. Ang kailangan natin kontrolin yung pasok ng negative. Kasi pag once na nag-signal light, ay pag once na nag-headlight na yung ito, pag ino natin yung low, automatic may positive na papasok sa mini driving light. So dahil walang negative supply, o hindi kompleto yung circuit niya, hindi ilaw yung mini driving light. Unless, English yun ha. Maliban na lang mga bro kung naka-on yung ating switch. So ganun. Tapos, dito naman yung color coding, pinalitan na pala ito. Iba na yung color coding, yellow, wala naman yellow kasi high and low eh. Ang low, ang kulay ay puti. Ito yan, malabo lang sa camera. Ang high, ang kulay ay blue. Tapos yung green, yung ating negative. Okay, maliwanag ha? So, ganun. Kakabit muna natin. Tapos, okay na ba yan, men? Yeah, men. Matingin niya muna, men, ang ginawa mo dyan. Kung okay na ang ginawa mo. Ay, tunay pala mga ginawa mo. Life. Dito mga bro yung ginawa ng malupit na may-ari. Siya na yung gumagawa nito. Sabi ko sa inyo, yung 30, yan. Yung dalawang 30, pagsasamahin natin siya, ikakabit natin rekta sa battery. Maliwanag. Yung 85, pagsasamahin natin siya, ikakabit natin sa negative. Okay, maliwanag tayo dyan. Yung 86 na isa, ikakabit natin sa low. Dito, sa puti. Okay, sa puti. Tapos yung 86 naman na isa, kasi dalawa yung 86 dito, kasi dalawang relay, ikakabit naman natin siya sa blue. Okay? Tapos yung 87, ikakabit natin yan sa positive ng mini driving light. Tapos yung 87, ikakabit ulit natin siya sa positive ng mini driving light. So, okay, ganun. Tapos, hindi ko na ipapakita ng step by step, pero mamaya, pag nakabit na natin to, papakita ko sa inyo. Okay, mga bro? So, umpisa na tayo. A few moments later. Okay, andito na ulit tayo mga bro, nagbabalik. Kung mapapansin nyo, yung relay natin ay nakabit na natin yan. Pero hindi ko na pinakita sa inyo, sabi ko naman sa inyo. Pero, magkakaroon lang tayo ng konting review, ano mga bro. Yung 30, ito na yan. Yung 30, yung wire na yan. Tapos yung dalawang 30 ng relay, pinagsama natin yan. Okay, ito na, papunta ng positive ng battery yan. Para, pag nag-trigger yung relay, rektang makakakuha ng supply yung ating mini driving light, rektang mismo sa positive, hindi siya dadaan ng accessory wire or main supply ng ito, ng kulay red, papunta siya ng battery. Okay? So, mas maganda mga bro, kung mayroon kayong fuse, lagyan nyo rin siya. Ito na yan, yung positive. Ito na yan, dalawa. Tapos, yung negative na 85, pinagsama natin, ito na rin yan, yung negative. Pasensya na kayo mga bro, mga kapal kasi. Pero ayusin natin yan mamaya. So pinakita ko lang sa inyo yung connection. Yung 85, ito na yan, yung dalawa. Pinagsama natin, kinabit natin sa green or sa groundings.
Tapos yung 86 papunta ng low. Yan, papunta ng low. Tapos yung isa pang 86 papunta naman siya ng high. Ito na yon, dalawang wire. Nakakabit naman siya sa kulay blue tsaka sa kulay white. Kasi sa mga Honda, ang kulay blue ay yung high. Yan yung color coding ng high, no? Tapos yung low naman is yung kulay white. Yan naman yung color coding. So dyan nakatap yung 86. Tapos yung natitira na dalawang 87, dito naman nakatap yung kulay yellow. Yung kulay yellow pala natin ng mini driving light, mga bro, ay siya nga pala dun sa nagtanong kung ano yung pangalan ng mini driving light. Ito, ano siya eh? Mini driving light ang pang... Walang tatak, mini driving light lang talaga ang tatak. Surfy, amo, Surfy ang ano? Surfy ang supplier. Seller. Yan. Okay naman siguro ito, mga bro, malakas naman ito eh. Yung 87, nakakabit dito sa dilaw. Ang kulay ng dilaw sa mini driving light, kulay dilaw din. Tapos yung kulay red, ano siya? Kulay white. Tapos mga bro, hindi siya pwede magsama, no? Halimbawa, parehas na kaon ito. May supply yung yellow, may supply naman yung kulay pula. Ang kulay niya, kulay puti sa mini driving light. Ang ilaw dyan sa dalawa ay yung yellow lang. Hindi sila magsasabay. Kung gusto niya ganun, mga bro, kung gusto na ganun yung setup nyo, pwede sila magsabay. Dapat ang wire nito ay apat, minsan lima. No? Minsan apat, minsan lima. Pero pag lima, ito tatlo lang kasi. Kulay ano, kulay red, kulay black, tsaka kulay dilaw. Okay, maliwanag tayo, mga bro, ha? Maliwanag tayo sa connection na ginawa natin. Kaya dalawang relay. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, papa-electric ka lang ko lang tip sa... Electrical tip muna natin dun sa may-ari. Para ano? Oh, gawin mo na. Men. Kasi mga bro, naglinis pa tayo ng carb nito ng Raider 150. Kaya medyo hindi ko na binibidyo kasi mga bro, napakarami ko ng tutorial kung paano maglinis ng carburetor ng carburetor. Ng iba-ibang motor. Para peres lang naman kasi yan, mga bro, eh. Yung paglilinis ng carburetor ay basic na basic talaga yan. Kahit anong motor pwede. Kahit mga inline 4 na super 4 na CB400. That is one of my dream bike, big bike. Super 4 na CB400 na Honda. Okay, so mamaya itatry natin yan. So ngayon, electrical tape muna natin. Tapos, abang electrical tape, ito mga bro, ay inalagay natin sa ibabaw. No, sa ibabaw na lang. So maghanap na lang kayo ng bracket or pwesto kung saan nyo gustong ilagay yung mini driving light. Nasa inyo naman yan. Ito sa ibabaw na lang eh. Tapos sa likod yung isa. Isa sa likod, isa sa unahan. Hindi mga bro, parehas na sa ano yan. Parehas na sa unahan. At abang electrical tip yan, shoutout muna tayo. So, ulitin ko lang, maraming salamat kay Suzuki Vin Works. So, salamat sa pag-sponsor ng GoPro na Hero 5. Kay Mr. Promoter D, shout out kay Pro Kapawis TV, kay SMS Wins Work. Yan, shout out din. At kay Amigo Riders, shout out. Kay J Official TV, shout out din. At kay parin Jack Ma. At ito pala yung pinapalinis. Ito pala mga bro, baka meron kayong carburetor ng jelly. Ano? Matagal na ako naghahanap, di ako makakuha eh. Pag hindi pa ako nakakuha ng jelly, mga bro, na carburetor. Kasi toe stroke ito eh. O yan, apakalit kasi mga bro ng ano niya, ng manifold niya. Sobrang liit. Siguro, mga 18 lang yata ito eh. MM eh. So, maliit siya masyado. Pag hindi pa, mag-convert ako nito ng pang 100cc na motor, no? Pag-ahanap ako. Gusto kong pag-anahin ito eh. Pag-anahin natin ito. Toe stroke ito, mga bro, na jelly 125. Ito pinagawa na rin sa iba kasi putol-putol niya ng mga wiring, iba ng color, mga color coding niya, ayan o. Tapos madami ng kulang, walang regulator. Yan. Yung spark plug, kumpleto pa naman. Ignition coil, okay pa naman. Tapos yung ibang wiring lang, mga putol-putol lang ito. Yan. So madali lang naman ito, mga bro, wiring. Gusto ko lang mapaandar yung makina muna. Okay, tapos ito yung pinapalis natin ng carbo. Okay na ba yan, men? Okay na to. O, baka may gusto ng shoutout dyan o. Shout out kay paring Bulugto. Bulugto, shout out. Ano pa? Sa mga pogi nating ano diyan, viewers. Okay mga bro, so mamaya pag nakakabit na ito,
Babalikan ko kayo. A few moments later. Okay. So, ayan mga bro, bali. Nakikabit na natin yung mini driving. Kasi medyo natagalan lang kasi naulan eh. Ayun, no? Naulan na. Lakas ng ulan eh. So ayan naman mga bro, ay susubukan natin kung gumagana na ba. So bali ang ginawa ko ano, medyo madilim na eh kasi ayun no, uulan pa. Ayan, may kinabi tayo dito na parang bushing. Ayan, para tumaas siya, no? Tapos subukan natin kung gumagana. Pero may susi, Min. Andiyan. Ito pala yung susi. So yun lang natin mga bro, no? So ayan ay naka-battery drive ah. So nakakabit siya sa high and low. Kasi yung Honda Wave ay rekta na siyang nailaw dapat. Tapos nilagyan natin ng switch. Tapos yung headlight nito ay naka-stator drive. So dapat mapapailaw mo lang siya pag umaandar. So ginawa natin battery operated din. Ayan. Mapapansin nyo, naka-neutral. So pwede natin buhayin yung headlight niya. Ayan. Pag binuhay natin yung headlight, ayan, buhay na pala yung headlight eh. Ayan o. Diba? Dito yung high, tsaka low. High. Ayan, high, low. Gumagana yung indicator. Pero kung mapapansin nyo, yung mini driving natin, nakatap din yan sa hilo, pero hindi umiilaw kasi patay yung switch. Ito yung switch na negative trigger. Ito yung negative trigger. Pag binuhay natin, ayan, buhay na agad siya. No? Tapos, ito yung high. Yan, high, low, high, low, high. Yan, dito siya nakakabit. Okay, pero pwede mo siyang patayin. Yan, kahit mag high, low ka, dito mga bro, ayan, kita naman dito yun. Ikaw, pag nagyala ba ka? Nagana? High, low. So, ayan mga bro, yung naka-low ano, ay naka-high. Tapos, pag naka-low, ayan, high. At pares, nagana bong? Yan, high, low. Pero hindi nakasabay yung mini driving natin. Maliban na lang buksan natin ito mga bro. Yan. Low. Tapos ito yung high. Yan. Okay? So ganun lang mga bro. Siguro hanggang dito lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa panonood. At kung meron kayong gustong itanong mga bro, huwag niyong kalimutan i-comment. No? Asang basa pa eh. Natigil yung paggawa natin kanina eh. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. So maraming salamat at ride safe.